Noon, habang employee pala ako, ang dami ko rin iniisip. Ano bang magandang negosyo na pwede kong gawin na pupwede magpalago din ng aming pamumuhay? Magpadagdag ng income upang kahit papaano ay meron din kaming dagdag na iba pang inaasahan bukod sa sahod. Ang dami ko rin iniisip kasama na dyan na magtayo ako ng tindahan, na kailangan ko muna mag-ipon ng malaki-laki para makabili ako ng lote sa mataong lugar at doon ay magtayo ako ng tindahan. Naisip ko na rin na mag-uling ako, mamili ako ng mga baon ng niyog para gawing uling. Sa amin naman kasi uso yung ganun, baon ng niyog ginagamit na pang uling. Kaya ito lang namang natutumbang mga punong kahoy para gawing uling. Naisip ko rin maging magtayo ng junk shop. At ang dami ko pang naiisip maging online business, yung magbebenta ng mga damit sa Shopee, pagbebenta online sa TikTok at marami pang mga produkto na po pwede ko rin maibenta. Pero doon na-realize ko, ang dami kong iniisip kaya lang parang wala naman doon yung aking linya. Kaya doon ko ina-alize ng maigi. Ano bang linya ko? Ano bang hilig ko? At ano ba yung mga kakayahan namin na para sa akin ay madali na lang gawin? At doon ko na-realize na dahil ako'y nagtatrabaho bilang employee, inandyan naman yung mga magulang ko. Medyo malalakas pa naman sila, nasa probinsya, nasa bukid. So ba't hindi ko muna paunlarin o pagandahin yung pamumuhay ng mga magulang ko bilang magsasaka at kung ano yung pinagkakakayahan namin. Dahil nga ako'y lumaki din sa magsasaka ng mga magulang at sanay din kami sa mga trabaho sa bukid at napapansin din natin yung malaking kakulangan pagdating sa supply ng pagkain. Kaya't mas doon ako nag-focus. Pinag-aralan ko lalo yung mga technology sa farming, yung mga bagong pamamaraan dito, mga bagong technologies dito na maaari naming ma-apply para kahit papaano ay mapaunlad naman namin itong farming. At dahil yung linya ko, yung hili ko ay nandito sa pag-aalaga ng mga hayop, dahil sa totoo lang, doon sa mga palayan, sa pagniniyogan, doon ay medyo mahina ako dahil nga medyo may katamaran din ako pagdating sa ganung trabaho. Dahil sa totoo lang, sobrang bilib natin sa mga farmers, mga ka-farmer natin, dahil yun talaga ay mabibigat na mga trabaho na kinakaya na ating mga ka-farming. Pero syempre, dahil nga kailangan, kaya't pinagtiisan at pinagtiyagaan talaga nila. At madalas naman napapansin din natin sa mga ka-farming natin na nai-enjoy naman nila kasi nandun din naman talaga yung linya nila. Noon kasi, yun din yung nakikita ko sa mga magulang ko na bilang magsasaka na nagtatanim ng palay sa arawan, sa ilalim ng arawan, naghahakot ng mga palay, nag-aani ng palay, nananakit yung likod pag-uwi. Pagkatapos pa ng anihan ay hahakotin pa yan, no, kinakaya nila yan. Tapos kapag tagkopras naman, ganun din, kahit na sobrang mainit, ayan, sinusugod nila yung ilalim ng mga niyogan para mabuo yung mga niyog. Tapos isa-isain pa nila yung lulutuin, marami pang mga proseso na ginagawa dyan. Tapos hinahakot pa nila yan. Talagang matrabaho yung mga ganung hanap buhay dito sa bukid. Kaya buti na lang ay nandyan ang ating mga farmer, mga bayaning magsasaka na napakasipag. At ngayon naman, mas focus ako dito sa pag-alaga ng hayop dahil habang tumatagal, nagkakaedad na rin yung mga magulang ko at kahit papano ay kaya din nila na mag-alaga ng mga sarili nilang hayop sa ganitong pamamaraan na medyo nagpapakain na lang, hindi na ganun kabigat yung kanilang gagawin at hindi na nila kailangan magbilad sa araw at hindi na rin nila kailangan na maghakot ng mga mabibigat. At dito ay bibigyan na lang ng pagkain umaga, hapon. Yung iba naman, nagpapakain ng umaga, tanghali at hapon. Dito na lang, ina-applyan din natin ng mga technology din, yung mga bagong technology, yung mga upgrade, pag-upgrade ng mga alaga, yun yung aming mga target din dito. Or yun sa ngayon kasi ay nag-uumpisa pa lang tayo. So nandito muna tayo sa mga basic na pag-alaga ng hayop pero target natin itong paramihin at gagawin talaga natin itong negosyo. At kasabay ng pag-alaga ng hayop, may ina-apply din tayo dito. Binibigyan namin sila ng King's Vita Plus dahil tulad na nabanggit natin, noon sa pag-alaga namin ng hayop, mas mahina yung mga alaga namin, mahina yung immune system. Kaya sa ngayon, focus tayo kung ano yung mga naging karanasan namin noon, yun ay iniiwasan na namin sa pamamagitan ng paggamit naman ng King's Vita Plus na para lumakas yung immune system nila at bibigyan namin sila ng sapat na vitamins. Kaya itong pag-alaga namin ng hayop, hindi lang ito negosyo, kundi talagang nai-enjoy natin ito dahil passion natin na sa kabila ng pag-umpisa pa lamang ay nai-enjoy na natin yung ating mga ginagawa. Kahit na hindi pa man tayo kumikita, sa pag-uumpisa habang nakita natin yung mga alaga natin ay higit pa sa kita rin yung ating nararamdaman sa saya, sa enjoyment, sa fulfillment na nabibigay nila sa atin. So ayun po, yun lamang po muna sa ngayon. Maraming maraming salamat po.